wala akong kalaban. Kung mabuti na lang, mayroon tayong asosasyon na ganito. Mayroon tayong pibili na nagbubuo ng mga pusong tao na para man lamang na sa pagdadalit ng ating Panginoon may makita siyang taong tunay na pagkatao at nagdadalang sa Kanya, nagmamahal sa Kanya bilang isang may matay sa buhay ng tao. Makita na sa pagpamilin kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas. Instead that we are looking at the people. Pero ano nangyari ngayon? Nawawala yung bitter. Alaiwan, good na lamang. Wala na yung bitter niya. And instead that we are looking for the best, mayroon bitter pero nawawala na rin ang best. Pero bitter na lamang mayroon. So sa pagkangayon po, hindi sabihin. Ay, hindi sabihin po. Kunti na lang ang kayamanan ng ating mundo ngayon. In the Philippines, we are the richest country in the world. Pero bakit na hindi ibinigay sa atin ang Panginoon? May inaantay ito. Mayroon siyang inaantay na bago niya ibigay itong kayamanan na ito at ipapalabas sa mata ng tao. May inaantay siya na taong magdadala ng Pilipinas, ng ating bansa na Pilipinas. Mayroon siyang nabigyan na yung tao na yan, siya ang tunay at tunay na pagmamahal sa kanyang mga tauhan. Ngunit, itong pagkakataon na ito, mga kapatid, this is a blessing in disguise. Meaning, one is dead, the other one is dead, pero sa oras nang siya babalik sa mundo na ito, might be that there is a crown of the queen that is given as gift of the queen of the Philippines. It might be that crown again that is to be crowned by man to mankind. It is the crown of God which is extended to the people members. Mga kapatid, I do not want to extend the glory of life today.